yun na, pwede na natin ilagay si Talbos ng kamote. Ako, Diyos ko, pagka ganito ang aking ulam o kakainin. Ewan ko ba, ang saya-saya ng feeling ko, grabe, excited ako kapag harvest ko. Kasi sigurado ako walang chemical yan, walang spray, walang kahit ano. Yun. So, basta tubig lang siya, yun ang pagdibig niya. O kaya, tubig ko lang. Ngayon, di ba, nag-uulan na. Kaya, ang bilis nilang kumapal. Ang bilis nilang dumami. So, ngayon, sagana na naman ako sa mga dahon-dahon ng mga gulot ko. Ganun lang naman sa low carb, di ba? Hindi ganun ka-essential ang gulay sa atin. Takpan muna natin bago ako dumagal ng todo. Okay. Yan, back to me. Hindi ganun ka-essential ang back to me. Hindi ganun ka-essential sa atin ang mga gulay. So, yan ay natutunan ko kay Dr. Grace Rota. So, ako naman, since ako yung napakahilig ko sa gulay, parang namulat na ako sa ano eh, sa gulay. So, yun lang naman ang aming pagkain noong araw. Dahil wala namang kapabili mga kanay at kung ano talaga. Tanib lang ako sa bakuran. Kami, nanay-tatay ko, ganun, magulay kami. So, yun talaga, lumaki sa gulay. Kaya ngayon, parang, yun na, parang hinahanap ko talaga yung gulay every meal ko. So, ngayon, natutunan ko naman na pwede naman pala paunti-unti. So, masaya na ako doon. Yun. Kaya ngayon, hindi na ako nakafocus sa maraming gulay. So, nag-mindset na talagang meaty na ako ngayon since day one ng aking paglo-low carb. So, ngayon, yung mga ganyan, mga kapi-kapiranggut na mga gulay-gulay sa bakuran, yun na lang yung akin hanggat maaari. Kasi di na ako masyadong binabother ko yung sarili ko sa mga kuan bang gulay, ang aking kainan, mga ganito. Wala na akong ganun. Okay, so meron lang pipino sa rep. Pag gusto ko, di kapi-kapi na sumuha na akong pipino, sapat na sa akin, ganun. Minsan kamatis, buhayin ko lang ng kote, pwede na yun. Ganun lang, so alam nyo, ang saya diba? Ang saya. Ay nako, eh, sabi ko sa inyo wala nang ako ay mag-low carb. Wala na, hindi na ako, wala nang stress na mag-intindi o mag-isip ng mga kakainin sa maghapon. My God! Konti na lang yan. Pero nilagyan ko na yan ng asin kanina. Pinitikan ko na ng konti. Alam mo yung nawala sa akin na mag-intindi na maya't maya, iisipin ko yung ano bang ano, kagigising ko pa lang, di ba? Ano na ang ating kape with pandesal, with itlog, with hotdog, kung ano pa yung gano'n. Tapos mamaya, anong almusal natin? At hindi mo na naman almusal, may kanin, may ulam, may dessert, may ganito, may prutas, ato, ano pa. Ayun, tapos merienda na naman, gano'n na naman. Diyos ko po, ano mami meriendahin, halo-halo, spaghetti, o kung ano pa. Tapos tanghalian na naman, kanin, ulam, may dessert, at saka may kung ano pang drinks dyan, at kung ano pa. Hanggang bago matulog, may midnight snack pa. Isipin niyo yun, grabe! Yung nawala sa buhay ko na yun, di ba? Ang saya-saya ng buhay ko ngayon. Eh ngayon, 1 to 2 meals a day lang kami. O, isa hanggang dalawang beses lang kami kumakain at wala pang merienda. Yun ang pinakamasayang part ng aking buhay doon. Laki na bawas ng itindihin ko talaga. Nalaki! Teka, buha ko na ako sarita. At hindi ko na. Gusto ko sakto. Yung piniti ko na asin sari kanina, sakto, napakasarap. Siyempre, pwedeng-pwede sa iya kasi walang baboy, di ba? Opo. Ayan, pwede na natin patayin. Ayan, sapat na. Tignan natin. Oh my God. Naglalawin na ako. Ayan. So, ang sarap i-partner to sa pritong bangos. Pritong bangos sa boneless. Ang sarap. Tapos yung rutong-rutong. Pero sa may mga cancer, huwag muna ang bangos sa tilapia, ha? Kahit yung dalawa lang muna na yun, i-out nyo muna sa may mga cancer. Masarap din dito, sari, ang pag-suggest ka. Ano masarap na? Imagine mo. Tuyo. Pritong isda. Okay, tuyo. Pritong isda. Ang sarap yung mga dalagang bukid, malaman, ang sarap. Kahit anong istang prito, pwede dito malunggong kahit anong sarap, i-partner. Or, liempo, lichong kawali, ang sarap din dito, sari. Or, crispy pata, masarap din lalo. Or, more. Oo, more. Ang daming option, ang dami. Itlog, simple itlog, ang sarap din.
Diyos ko, napakarami nating pwedeng i-partner sa ganito. Konting gulay, tapos yung mga meaty natin, yung mga nutrient-dense food. Ako, yan. Ay, naalala ko, matagal na ako hindi kumakain ng atay. So, bibili ako one time ng atay ng chicken. Yun lang ang kinakain kong atay. Pero most nutrient-dense food, so, reminder, ano, kakain tayo ng atay paminsan-minsan. Pwede namang atay ng ano, pwede ng atay ng baboy at saka baka. Pero ako, bet ko ang atay ng chicken kasi maliliit lang siya. Hindi ko makain yung malalaki yung mga atay. Hindi. So, yun lang. So, nag-rest na ako. Kasi may diet na naman ang ninang ninyo. May panibago na naman akong set ng aking mga pamilya. Ang dami ko ng set of families talaga. Grabe si Lord, ano? Nagpadala ng sobrang daming pamilya kay Ninang Annie Things. So, thank you muna! Ay, teka ba, nakakain pala ako. Lumamig na. Sorry pa. Grabe. Grabe! Merong tao na hindi kumakain ng alugbate. Alam niyo si Nene, ang kapatid namin si Nene nasa Amerika, hindi kumakain ng alugbate yung mabaho daw, parang timang. Hindi kumakain ng alugbate yung mantalang isa to sa pinakapaborito kong gulay. Ako rin. Kahit saan. Kahit isa mo lang siya na may pritong isla. Bye!